Hello everyone, this is me again, Yuri Yang. Oh my God, oh. Na-miss niyo ba ako? May magulo na po ulit. Ayan. Ang tagal kong nawala, hindi po ba? Ay, Pajibo. Wait lang guys. Dalawa na po yung makulit ngayon. Ayan. Yung last vlog namin is wala pa si Sojin. So, ayan. Ginupitan ko kasi Sojin kaya ang pangit ng buhok niya. Anyway, we start to vlog again. And update ko kayo sa buhay namin ngayon. Maraming nangyari nung nawala ko. Oh, ang kulit talaga. Paano naman mag-vlog pag ganito, diba? So, anyway, update ko lang kayo sa life ko ngayon. Matagal akong di nakapag-vlog kasi nga nabuntis ako kay Sojin and ang hirap talaga mag-vlog kapag meron kang anak. Tapos meron akong bagong business ngayon na business din ng aking biyanan at ng angkin ng asawa ko. Anyway, yung biyanan ko nga pala, hindi ko na siya makakasama sa vlog ko, yung biyanan kong lalaki. Dahil, yung namatay na po siya noong 2021, October. Bali, 1 year na this year. Yung pagkawala ng biyanan ko. And, siguro maraming nakapansin na di ko na siya nakakasama sa vlog kasi nga that time na buntis na ako kay Sojin is mahinang-mahina na po. So, hi! Kulit kasi. Di ba, ang hirap mag-vlog pag may kasama kang bata. Anyway, guys, follow nyo lang ako sa aking Instagram. Ilalagay ko dito. And, follow nyo rin ako sa aking Facebook, Once You're Young. Diba? Ang hirap talaga mag-vlog kapag may mga bata na. So, naisipan ko mag-vlog ulit gawa ng business ko. Nagbibenta ako ngayon ng mga jewelries, Korean jewelries, 18 karat, 24 karat, and 14 karat gold. Lahat yon is Korean gold. Wala pong Saudi gold, walang Japan gold. Lahat Korean gold lang po. And, personally, yung kamag-anak ng asawa ko yung gumagawa, yung uncle niya, kapatid ng nanay niya. And sa mga gustong or mahilig sa jewelry, you can follow me on Instagram and Facebook. Sa mga followers ko na before, sa page ko, hindi na ako sa page ko na SNS, ay mo yun, Yuri Yang Vlogs na page, hindi na ako masyadong active doon. So, you can follow me here on my Facebook. I will put it here and my Instagram here. So, pipilitin kong mag-vlog na dahil marami akong nabasa sa mga comments sa aking YouTube channel na Oni Yuri, bakit hindi ka na nagbablog? Ay, sobrang hirap talaga mag-vlog, promise. Lalo na kapag nagbi-business ka, sobrang wala na talagang time. And ang pag-i-edit kasi talaga, guys, is sobrang hirap. Talagang gugugulin ng oras bago ka talaga matapos, no? So, yun. And ngayon, dahil malalaki na sila Soyun, tsaka si Sojin, malapit na rin siya maglakad ng maayos. So, mag-aaral na din siya by March, kaya makakapag-vlog na din ako ng maayos. Kung ano yung mga ginagawa ko, yung mga nagre-request ng mga luto-luto ko, yan, makakapagluto na ako ulit. Ngayon, hindi ako masyadong nakakapagluto, pinapadala lang kami ng pagkain ng biyanan ko. Kasi nga, tinatamad talaga ako magluto. Mas priority kong bantayan yung dalawa. We. Makulit talaga nitong isa. And ayan po si Soyun na makulit noon. Ayan, malaki na siya ngayon, guys. Anya nga sa'yo, Heba? Anya nga sa'yo.
Kimchi. Oh, yan. Marunong na siya mag-kimchi. Marunong na rin siya magpabili ng kung ano-ano. Marunong na rin siya magsabi na gusto niyang pumunta sa ganito. Gusto niyang pabili ng ganito. Gusto niyang kumain ng ganito. Yan. Ito naman si Soji na kamukha ni Opa. Na kamukhang kamukha talaga. Carbon copy. Sojin! Apa, odicho? Asan si Apa? Opsa? Ayan. Oh, nakakaintindi na po siya. So, kung mapapansin nyo, iba na yung tsura ng bahay namin dahil binago namin lahat yung gamit. And nasa taas na kami. Before, nasa first floor lang kami. Ngayon is nasa 14th floor na kami. And lahat ng gamit namin before, nilagay namin sa bahay ng biyanan ko dahil yung sofa ng biyanan ko is matagal na siya. Decades na siguro yon. And kaya naisipan ko na palitan yung sofa namin tapos ibigay na lang sa kanya kasi masyadong mataas din yung sofa namin kaya yan pinalitan namin siya ng ganitong sofa, medyo mababa and then naglagay ako ng painting diyan before 'di ba wala akong masyadong design sa bahay, plain lang talaga siya kasi nga gawa nga ng masisira lang yung mga pan-display kasi nga si Soyun, lahat, sinisira niya. Lalo naman ito, itong makulit na ta. Hello po. Hi! O, yan na naman, baby. Eh, chamo? Nantok siya. Wait lang.가시만데. 젓가락 갖고 왔더니 엄마 젓갈 좋아해서. 엄마 이거는 엄마. 파야, 파. 맨날 칠 때 여가 먹더니 이거는 먹어야 된다니 엄마 짝퉁이 나도 없대 이거 냉장고에 넣어놔라 이거 젓갈 엄마 좋아해서 그런데 이거 없잖아 지금 그러니까 먹으러 엄마랑 새로 갖다 주든지 해야지 엄마에서 바이 남인 용변은 거 mag-ayos lang ako ng higaan namin. Tripod kasi lahat pinagtatapon ko iwan ko dahil before nung nahack yung isa kong channel is tinamad na akong mag-vlog kaya nakahingal busog kasi ako. Yun, sinama siya ng lola niya. So, kami lang ni Sojin. Ngayon, nandito sa bahay. Ay, kung hadya mo. So, ngayon, time namin ni Sojin. Eto, meron siya dito. Meron dito ang ano sa Soyun, sticker book. Ayan. Favorite nilang dalawa. Chamsi man, mahal ko yan. Ikaw, baba. Inugo yan. Inugo nda. Peti. Lupi. Nugunde. Gusto rin yan lumabas. Kaso, hindi naman sila kayang dalin dalawa ng biyanan ko. Kaya, si Soyun lang yung sinama. Ayan.
Kung buhay ba? What's this? Dog. Dog. What is this animal? Horse. Horse. Wala akong maintindihan. Wala akong maintindihan. Promise. Inu, kuya. Yogo. Mahilig din talaga sa books yung mga anak ko. Sobrang dami nilang books. Ayan. So, wala akong masyadong ma-vlog today. Ayan. Gusto ko lang mag-vlog kahit konti ngayon para malaman nyo lang na babalik na ako sa pag-vlog. And maybe this week, magbablog ako kasi aalis kami. Gagala kami nila Opa. Gusto kasi ni Soyun pumunta ng aquarium. So, yun. Magbablog ako pagpunta namin doon. And for sure, madami na naman kaming pupuntahan or gagalaan that day. Kasi rest day ni Opa. So, see you again this week. Anyway, bye! Hopefully, nandyan pa rin mga subscribers ko. And I promise, I will do my best to do vlog again. Yan. So, bye!